manggagawa, kapwa sa pribado at pampublikong sektor. Kabilang na po ang kanilang sapat at permanenteng trabaho. Ganon din po ang maayos at disenteng paninirahan para po sa ating mga maralita, lalo na po sa ating maralitang lungsod. At siyempre po, yung pagtataguyod, pagtatanggol sa mga demokratikong karapatan at kalayaang pundamental ng masang Anak Pawis. Ang kinakatawan po ng Anak Pawis Party List ay ang masang magsasaka. Kasama na po dyan ang mga manggagawang bukid, manggagawang agrikultural, kababaihang magbubukid, at siyempre po ang ating maliliit na mga mangisda. Gayon din po yung ating mga manggagawa, yung ating mga driver, yung ating mga maralitang lungsod o maralita sa kalunsuran, pati po yung ating mga migranting Pilipino, lalo na po yung ating mga OFWs. So kaya po ang aming sentral na panawagan ngayon sa nalalapit na eleksyon sa Mayo 2022 ay sulong Anak Pawis para sa ayuda, kabuhayan at karapatan. Magtagumpay sa 2022. Kaya po, nananatili po ang aming paninindigan at panawagan na lupa, sahod, trabaho, paninirahan at karapatan, ipaglaban. So, ano naman po ang mga pangunahing nilalaman ng legislative agenda ng Anak Pawis? Pangunahin na po dyan yung aking pong noong paman ay kung saan ako yung naging pangunahing may akda sa aking pong tatlong termino sa House of Representatives bilang kinatawan ng Anak Pawis Party List. Siyempre po, una na po yung panukalang Genuine Agrara Reform Bill o yung Pre-Land Distribution Bill para po sa ating mga magsasaka. Bakit libreng pamahagi ng lupa? Dahil po yan ang sentral alayunin at batayang prinsipyo ng isang tunay na reformang agraryo na nakabatay sa katarungang panlipunan. Ano pa po? Yung pong ating panukalang Proposed Rice Industry Development Act o pwede rin po nating tawaging National Food Self-Sufficiency Bill. Yan po yung ating pagpapatuloy na itaguyod sa loob man o labas ng Kongreso. Gayon din po yung ating panukalang batas na 750 pesos across the board, dagdag sa arawang sahod ng ating pong mga manggagawa. Siyempre po, dahil tayo nasa gitna ng pandemya, yung pong panawagan natin sa sapat na ayuda, sapat na pagkain para sa lahat. Ano po naman yung ayuda? Yung po ay yung 10,000 pisong ayuda sa ating pong mga maralita. Kasama na pangunahin na po yung ating mga magkasaka, maralitang lungsod, at ating pong mga manggagawa. Gayon din po yung subsidyo sa produksyon para po sa ating mga magkasaka at mga mangisda, yung 15 pesos po na subsidyo sa produksyon. Dinadala din po natin yung 100 pesos na arawang wage relief para po sa ating mga manggagawa. So ano pa po ang mga panukalang batas na ating patuloy na itataguyod? Yung pong repeal, pagpapawalang visa nung oil deregulation law. At repeal, pagpapawalang visa nung IPIRA law. Yung pong repeal at pagpapawalang visa nung rice tarification law. Na talaga pong pumapatay at talos dapa na po yung ating lokal na industriya ng palay o bigas sa ating bansa. Kailangan po nating itaguyod, palakasin ang lokal na produksyon natin ng produktong agrikultura sa ating bansa. Pangunahin na po ang pagkain butil sa ating bansa para po makamit natin yung ating sariling kasapatan at matatag at sustainableng seguridad sa pagkain para sa bawat mamamayang Pilipino. So, ganun din po, kailangang maibalik at mapakinabangan ng ating maliliit na mga magsasakat manggagawa sa Niugan yung pondo ng Coco Levy. Kaya muli po namin ihahain yung aming panukalang batas na Genuine Small Coconut Farmers Development Bill. So ilan lang po yan
sa ating mga laman ng ating magiging legislative agenda for the 19th Congress. So yun lamang po. Maraming maraming salamat po muli. Isang magandang araw. Malusog na araw po para sa ating lahat. Sir. Maraming pong salamat. Yes, sir. Question lang po. Yes, Franco Baranda from SMNI, sir. Sir, your advocacies are really great, are very helpful. But I just want to clarify, sir, is Anak Pawis is part of the CPP, NPA, NDF? Hindi po. Ang Anak Pawis po ay isang duly registered, accredited national political party with the Commission on Elections. At napatunayan na po natin yung ating mga advokasya sa loob at labas ng Kongreso since 2004. Kami po ni dating at yumaong Congressman Crispin P. B. Beltran ang unang dalawang kinatawan ng Anak Pawis doon po sa 14th Congress. Okay po. Sir, follow-up question lang po. Sir, so do you condemn the atrocities of the CPP, NPA, NDF that they're doing? Because I have talked to some of the cadres from the CPP, NPA, NDF. They have said that they've been to Anak Pawis. They've been a member of Anak Pawis and KMU. Ang posisyon po namin dyan, matagal na po kaming nagtataguyod at sinusuportahan ang pagpapatuloy ng usapang pangkapayapaan sa pagitan ng gobyerno ng Republika ng Pilipinas at National Democratic Front of the Philippines. At kahit po nang ako'y nasa gabinete, 14 buwan akong, mahigit 1 taon po ako nanilbihan bilang kalihim ng Department of Agrarian Reform. Suportadong suportado po natin yan. Bakit po? Dahil po kailangang matuloy yung pag-uusap sa substantive agenda for social and economic reform. Ito po ang maglulutas dun sa fundamental na problema natin, social and economic, para po talaga is yung nang magbubunot ng ugat sa root causes ng unconflict sa ating bansa. At meron po namang mekanismo dati yan eh. Kung merong sinasabing atrocities ang CPP-NPA, meron pong monitoring committee doon, joint monitoring committee, na sino man po na sinasabing biktima ay pwede pong dumulog, pwede pong maghain ng reklamo. Ganon din po naman sa kabilang panig. Kaya po may proseso eh. So, pwede pong sabihin na may mga atrocities, pero mainam po na gumana yung joint monitoring committee na yon para po talaga ma-address yung mga ganyang mga problema habang nagpapatuloy ang usapang pangkapayapaan tungo sa makatarungan at pangmatagalang kapayapaan po sa ating bansa. Maraming salamat po. Okay, so you condemn, sir. Yun lang po. So you condemn atrocities. Period lang po. Thank you. Thank you.